Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang hapon o magandang umaga po saan man tayo sa sulok ng universe na ito. So welcome po sa ating financial literacy class, IMG, where innovation meets inspirations. And my name po is Benjamin Tiaga, your speaker for tonight, and I am a IMG Marketing Director. At kasalukuyan pong nasa OFW sa Saudi Arabia as Manong Guard. And as well, I am a part-time financial educator. So before we start, let us pray our True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Lord, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but I cannot have, but I cannot give what I do not have. I commit myself to become rich. I commit myself to poor, to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand. In Jesus' name I pray. Amen. So I will introduce you the International Marketing Group. ING are one of the biggest and fastest growing in financial services companies in the Philippines. Assist the people who wants to help themselves achieve financial security through financial education and building a proper financial foundation. And we have established partnership with the biggest companies in the financial industries. So kung ano-ano pong mga malalaking company na to, mamaya po makikita nyo. Then we have been able to help thousands of associates take advantage of the IMG opportunity with the flexible time commitment and schedules. We have a proven system that helps you to build a successful business. So dito po sa picture, kung makikita nyo po, may tatlong lalaki. Sila po yung three pillars or haligi ng International Marketing Group. Sa pangunguna po ni Sir Joen de las Piñas, Sir Bart Borja, and Sir Noel Arendilla. And of course, yung babae po na nakatayo sa gitna nila is, she is Miss Corina Sanchez. Global Financial Campaign, International and Local Financial Centers. So may mga financial centers po tayo in different places at located po sa GY Square Mall, Cebu Financial Center, Kings Court 1 Makati Financial Center, the World Center Makati Financial Center, and of course, we have office in Itzong Keong or Hong Kong po. And Building Your Future Europe Tour. So sila po yung mga IMG members na nakapag-benefits po, no? Sila po yung mga nabigyan ng opportunity na makapag-tour sa iba't ibang lugar sa Europe, kagaya ng Paris, Den Haag, Barcelona, Milan, Belgium, and London. So we pray and I pray na sana in soon ay tayo ay maging isa sa mga yan. No? The SSBYF book, The Secret to Saving and Building Your Future. Become your own financial educator because financial education is not just for wealthy. It's for everyone. So hindi lang po para sa mga mayayaman yan, kundi pwede rin po para sa ating mga ordinaryong tao lang or simpleng tao. So with the foreword of Brother Bo Sanchez, friends, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life. So ito po ang ginagawa ni IMG, kaya po may sa mga guests natin ngayong gabi is kaya po kayo nandito dahil gusto ni IMG na ma-educate tayo. And if you are a IMG member, include na po to yung financial workbook, applying the knowledge from our financial workshop. So key talking points, ito po yung mga pag-uusapan natin. Challenging future and financial concepts, the right and proper ways of investing, and IMG benefits. So kung ano-ano po ito, mamaya po makikita nyo po kung ano yung mga benefits ni IMG. A challenging future. A large number of Filipinos will face increasing challenges in four major areas. Ano-ano po ito? Number one, uncertain labor market. Automation and powerful software continues to replace more and more workers. So kung napapansin nyo po sa upper photo is drone. May drone po. Before, nung hindi pa ganun ka-high-tech yung teknolohiya natin, is ang isang company, pagka nag-create ng malaking event, ang ginagawa po ni company is nagre-rent po sila ng helicopter
And then nag-hire ng videographer so that yung videographer sasakay po dun sa helicopter para makuha po yung overview footage ng isang event, no? But now, dahil sa nag-improve na po yung teknolohiya natin, drone na lang po ang ginagamit. Then, i-operate na lang ng isang tao. So, nakaka-save na ang isang malaking company kasi not necessarily na kumuha pa sila ng, mag-rent pa sila ng helicopter. So, manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. So, kung mapapansin nyo po sa bandang ibaba, may picture po na left jobless. So, ito po ang nangyayari din po sa Pilipinas. Kasi may mga foreign companies na nag-build ng company nila sa Pilipinas, but later on, pinull out na nila kasi dahil nga sa mahal ng labor cost. So, ang ginawa nila, pinull out yung company, then they transfer to other countries like China kasi mas mura yung labor cost, no? And I remember that when I was in Suliman Security Services in the Philippines, na may feed expo sa Clark, Subic Clark, na under po ng Suliman, no? Suliman po yung security po doon. Then nag-pull out po sila. Na-pull out yung company, then nag-transfer sa China. Kaya ang nangyari po sa ibang mga kasamahan ko doon na security is naging floating po sila sa agency. Then other ka, of course, hindi rin maiwasan doon sa mga employee na nawalan sila ng trabaho and it takes time for them to process their requirements again para makapag-apply na naman sila ng panibago. And number two, low savings and high debts, no, have a major impact on retirement. Many people may have worked beyond 65 years of age to survive. So, dahil po sa hindi po tayo na-educate, no? Hindi po natin alam how to build our financial foundation. So, ang nangyayari po is nagiging kampante tayo, no? So, pagkatanggap ng sahod is gagawin natin spend muna bago yung save. So, yun po ang nangyayari. Kaya pagdating na ng retirements natin, hindi na enough yung na-save natin. So, ang mangyayari, pagka may mga emergency tayo is mangungutang, no? Kaya pagtanda, kagaya ni tatay, no, 65 years old na siya, is nagtatrabaho pa rin para lang makasurvive at ma-feed niya yung pamilya niya, no? And number three, the high cost of education as well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. So kung napapansin niyo po yung picture, no, masyadong blur. Mas malinaw pa yung dollar, no? Yung diploma at saka yung mag-graduate is napaka-blur po ng picture niya kasi nagiging hindrance po yung pera. Dahil yung pera, ito po yung necessity natin ng, no, ng isang estudyante para ma-sustain yung tuition nila nang sa ganun ay makagraduate po, no? So kung hindi po natin napaghandaan ang college ng anak natin or ng kapatid natin, is ang mangyayari is may posibilidad na hihinto sila sa kanilang pag-aaral, then magtatrabaho na lang or magiging street engineer na lang, ano, tambay na lang sa kanto kasi hindi ma-sustain yung college education ni estudyante. And number four, increasing cost of living make many people have difficulty in saving money for their future needs. And when the needs arises, like emergency repairs, illness, tuition, etc., their only option is debt. So, kagaya nga ng nauna, no, ang sahod natin is not enough naman talaga, no? Kung isasabay sa mga bilihin ngayon. So, mabilis tumaas yung mga prices ng bilihin, pero yung sahod natin is nagiging stagnant. Hindi po siya agad-agad or yearly na na nag-i-increase. Kaya kung hindi po tayo mag-budget wisely, ang mangyayari po pagka may emergency repairs tayo o nagkasakit yung breadwinner or yung mga pamilya natin, tapos sabayan pa ng tuition ni kuya o kaya ng kapatid natin, ang magiging option natin is uutang tayo, no? Kasi dito sa mga bilihin na to, kung mapapansin nyo po, yung arrow is price up. I remember when I was nang first time ko dito sa Saudi noong 2015, yung isang tray po ng itlog, large pa, XL pa yun, no? 7 or 8 riyal lang po. Pagka nag-sale, nagiging 5 riyal pa nga. So kung i-convert mo siya sa piso, is about 50, no? But before the pandemic,
nagkaroon po ng 5% na na-tax dito sa Saudi. Then during this pandemic, naging 15% po. So ang bilis tumaas, no? In just a year lang, nagkagano na yung naging 15% na yung tax dito sa Saudi. Kaya yung isang tray ng itlog na XL is almost 20 riyal na po. So kung i-convert mo na yung 20 riyal, it's more than 200 na po yun. Nasa 260 na siya. So kaya kay IMG is ituturo sa atin how to control our future. Because your future is not in the hands of others, but the future is in your hands. So ikaw po, na guest namin sa gabing ito, no? Sino po ba yung guest natin? Tingnan ko lang po, ah. Si Sir Edgar, no? At saka si Ma'am Jocelyn, si Mickey, and Sir Ruel, no? Pasensya na po kung hindi ko po ma-mention correctly yung pangalan nyo, or either lalaki kayo or babae. Ito po yung tanong ko sa inyo, no? Make money, save money, accumulate money, and protect money. So let's say, Sir Edgar, no? Gawin na, ikaw na lang yung pan kasi ikaw yung special sa akin. So make money, no? Ngayon, okay, kasi kumikita ka, may active income ka. So meaning, may pera ka. Ikaw ba po ay nakakapag-save, Sir Edgar? Nakakapag-save ka, okay. Saver ka, hindi ka spender. Pero saan mo ba sinisave yung pera mo? Sa wallet lang ba? O sa kabinet ng bahay mo? Or nakaipit lang dyan sa ilalim ng kama mo? So dapat, kung nagsisave ka, Sir Edgar, dapat nag-a-accumulate. Kumbaga, tumutubo yung pera mo, no? Para nang sa ganun is maprotektahan mo siya, hindi lang siya mauubos in the next few years kasi hindi naman siya nag-i-interest, no? Nagsisave ka lang pero hindi siya kumikita. Kaya dito, pinapaintindi sa atin how money works, no? Dito sa seminar na to, dito mo natin malalaman kung paano understand how money works and make money works for you. By what? By build up a strong financial foundation. So kagaya po ng bahay, pag nagpapagawa po tayo ng bahay, you must build it from the ground up. So ganun din po pala sa atin ng mga tao, no? Mayroon din tayong pundasyon before ng investment, no? Kasi in my experience, no, even before when I nung pumunta ako ng Taiwan, pumunta ako ng Abu Dhabi, then now sa Saudi, ang naging experience ko is inuuna ko po yung investment. Then after na napauwi ako, natambay ako, wala akong trabaho, ganun din pala ang nangyayari. Tapos nagkakasakit din ako minsan na kailangan ko ng pera. Ang nangyayari, nauubos din po yung investment ko. So lalo na nung pumunta na ako dito sa Saudi, tapos hindi ko pa nakilala si IMG, ang nangyayari po, puro invest ako. So the good thing is, until now, nandito pa rin ako sa Saudi. So, kumbaga yung investment ko is hindi nagagalaw, which is good. Pero sa tama palang pag-build ng ating strong financial foundation is dapat po nauuna yung healthcare. Then, life protection, debt management, emergency fund, and last na po yung investment. So, kung sa bahay, kumbaga sa bahay is bubong na po siya. Kasi, bakit po? No? Proper healthcare, paano po nagkasakit si breadwinner? Kagaya ko po, ako yung breadwinner sa family namin, no? May asawa ako at saka may dalawang anak. So pagka nagkasakit ako, wala akong healthcare. Anong mangyayari sa akin, di ba? So dapat may health, long-term healthcare ako. Life insurance, if just in case na binisita ako ni San Pedro, no? Sabi ni San Pedro sa akin, hanggang dyan ka na lang, Ben. No? Masyado ka ng mataba. Sasabihin niyang ganun sa akin. So, anong maiiwan ko na instant pera sa family ko? Ang mangyayari, malulungkot lalo. Imbes na simpleng iyak lang dahil na nawala ako, eh baka humagulhol pa kasi sasabihin niya pa, hindi ka na nga lang nawala, nag-iwan ka pa ng utang. No? So, debt management. So, there are two types of utang, no? Good and bad. Sa good, syempre, kung uutang tayo para i-build natin ng business, which is good, no? Tapos yung kita natin, ibayad natin yung iba doon sa utang natin, then the rest, dagdag natin pagulong sa business natin para lumago, which is good po yun. Pero ano po yung bad, no? Yung bad utang is yung wants natin. Ano ba yung wants natin, no? So let's say, kasasahod lang, no? Kasasahod ko lang. Pumunta na ako ngayon ng bata para magpadala ng pera. So after ko nagpadala, gumala na ako. Ngayon, napasok ako doon sa isang establishment. Nakita ko, namumula-mula.
may sale po. So since na naipadala ko na yung pera ko, ang mangyayari, uutang ako ngayon sa kasama ko. Brad, baka mayroon ka dyan. Pahiramin mo muna ako dahil babayaran ko lang to. Ah, bibilhin ko lang to. So, yun na yun. Doon ka na, nagkakaroon ka na ng utang. What if kung yung inutang mo na yun is may interest pa? So, hindi na siya naaayon doon sa cash flow mo. Kaya ang mangyayari, nagkautang ka na, then next month, hindi pa alam kung ano na naman yung kasunod na problema o kaya pangangailangan sa bahay. So, hanggang sa magtuloy-tuloy na lang na mangutang ka ng mangutang. No? Emergency fund. Sa emergency funds, dapat may 3 to 6 months tayo na pundo sa ating bangko, sa bahay natin na nakatago lang dyan sa baol. No? Kasi kung may pangangailangan tayo ng biglaan is may emergency fund tayo, may pera tayo makukuha. So naalala ko yung baol, no? Nung lula ko buhay pa, pagka inuutusan ako bibili nun, sasabihin niya sa akin, Ben, bumili ka nga ng langgaw, yung langgaw kasi sa Tagalog, suka. Sabi niya, kuha ka ng pera doon sa baol. So ito po yun, no? Emergency fund na kailangan may 3 to 6 months na equivalent yung emergency fund natin. Pero hindi po yan biglaan, baka mamaya sumahod kayo tapos kuha nyo lang doon sa emergency fund tapos uutang. So which is not good, no? So kung sumasahod ka ng 30,000, dapat may 30,000 up ka na emergency funds para po yun sa emergency pangangailangan. Nang sa ganun po, yung investment natin is mapamagkuhan siya, ma-preserve natin sa pagtanda natin. Nang sa ganun, hindi tayo makuhan sa utang, mabaon sa utang or maibinta kasi prepared na tayo dahil may healthcare na pag nagkasakit, may sasagot sa hospitalization, pagka natigok, no? Sorry for the word, no? Kasi laking squatter ako eh. Laking parula tondo, kaya medyo minsan hindi ko naiiwasan, no? Sorry for the word. Life protection, no? May life insurance tayo na ako na maiiwan sa aking misis. Tapos na-eliminate yung debt, may emergency fund, then kumplito na po, may investment na. So okay po? The X-curve concept, kung napapansin po ng mga guests natin na mayroon po ditong dalawang arrow, responsibility line and money line. So, example po, ako ito. Ako itong nasa active income. May asawa at may dalawang anak, no? And I have big responsibilities. And wala din po akong savings. Ang pangangailangan ko po is food, shelter, clothing, education, health. At syempre, hindi maiwasan nagkakautang or nagkakaroon ako ng loan. No? So let's say, nag-aaral si kuya, sample lang po to, no? Nag-aaral ngayon si kuwang panganay ko sa kursong Bachelor of Science in Mobile Legend Bang Bang. No? Sino po yung nakaka-relate sa games na yan? So game ko rin yan po noon, pero ngayon si IMG na yung game ko. So nag-promise ngayon si kuya, no? Nag-promise ngayon si kuya pa, pag nakagraduate ako, nakapagtrabaho ako at na regular, umuwi ka na, no? So to make the long story short, nagkaroon nangyari nga, nakagraduate si kuya sa Mobile Legend Bang Bang niya na course, no? Nakapag-apply, nagtrabaho na regular. So hindi po ako na-educate, hindi po ako nakapag-attend kay IMG kung paano mag-build ng strong financial foundation. Ang nangyari po, sinabi na ngayon ni kuya, pa uwi ka na. So ako naman, dali-dali akong gumawa ng resignation letter ko, no? Pumunta ako sa manager office, then, sir, I will tender my resignation effective next month. Kasi sa amin, 1 month prior. So, okay. No? After 1 month, umuwi na si Manong Guard, dala-dala yung maliit na end of service benefits. Then, si Kuya naman, nagtatrabaho na. First year, second year, third year, fourth year, fifth year, okay pa. No? Fully support si Kuya sa kay Papa. Kaya big time si Papa, may allowance. No? Then, one night, dumating ngayon si Kuya, may kasama, no? Pinakilala sa amin, ma, pa, si Angel po. Maganda ng pangalan, Angel, no? So, pag upo, biglang nag-confess, no? Ito, kwento lang po ito, ha? Sasabihin po ni Kuya ngayon, pa, ma, pasensya na po. Hindi ko po namalayan, pa, yung kaputi na ginamit ko, butas pala. So anong mangyayari? Alangan naman pagtabuyan ko, di ba? Siyempre, nandiyadyaan na yan. So the good thing is, kasama namin sa loob ng bahay. Pero mababawasan na yung allowance ni Papa galing kay Kuya. Kasi may angel na siya. No? After 9 months, lumabas na yung pinaghirapan nila.
another responsibility na naman ni Kuya. Kaya bawas na naman ang pangangailangan allowance ni Papa. So do you think dahil bawas na yung pangangailangan ni Papa, makakasustain na ba sa amin ni Mama at saka ni Bunso? Of course not. Kasi hindi na sasapat dahil tumataas ng tumataas yung mga bilihin habang tumatagal. So ang mangyayari, dahil hindi ako prepared nung umuwi ako, kahit matanda na ako, maghahanap ako ng extra, kahit barkero siguro sa terminal, papasukin ko na para lang kumita. Kasi sino naman tatanggap sa akin, di ba? Matanda na ako. No? So ang mangyayari, may edad na, nagtatrabaho pa. No? Same lang naman ang pangangailangan nung malakas ako. Food, shelter, clothing, education. No? The next scenario, no? The next scenario naman is, nag-attend na ako ngayon kay IMG. Kaya nandito ako ngayon, nagsasalita sa harap nyo. No? Especially sa mga bisita natin. Same scenario. Ang anak ko nag-aaral sa kursong Mobile Legend Bangbang. Nag-promise, umuwi na rin ako. No? Gumawa na ako ng resignation letter ko. Then, pinasa ko dun sa manager's office ko. Then, sinabi ko, sir, I will tender my resignation. Effective next month. So, to make the long story short again, umuwi na naman si Papa after one month, dala-dala na naman yung maliit na end of service benefits. No? Pero na-educate na ako how to build a strong financial foundation. May healthcare na ako, may life insurance, and at the same time, debt-free na ako at may investment na. So, same scenarios, no? From first year to fifth year, okay. No? Tapos, one night, sorry for the word again, no, medyo harsh lang ako magsalita kasi gusto ko po na hindi man po ako perfecto, no, pero gusto ko po na may maintindihan kayo sa sasabihin ko, especially po sa mga guests dito. No? One night dumating ulit si Kuya, may kasamang babae, pinakilala na naman sa akin. Pa, ma, si Demonyeta po, no? Sasabihin niya na naman, papasensya na po kayo. Hindi ko po napansin yung kaputi na ginamit ko butas. Pero ito si Demonyeta, ito ang pinakamabait, no? Para sa akin, isa siya sa pinakamabait. Bakit? Mamaya po, no? So si Demonyeta tanggap na kasi nangyari na yun, eh. Gusto niya ngayon mag-separate ng bahay. Ayaw niya sumama sa amin. Sabi niya, ayaw kong kasama si Papa mo kasi ang laki ng katawan, pangit na kalbo pa. So walang magagawa yung pangko, yung anak ko, kaya nag-separate sila. Ang laki kaagad ng nabawas ni na allowance para kay Papa. No? After 9 months, nabawa anakwan ulit. Lumabas na yung pinaghirapan nila. Mas lalong halos wala nang matanggap na allowance si Papa. Kasi tatlo na yung responsibilidad niya. Bahay, tapos misis, anak. So halos wala na. Pero dahil sa nabuild po ng maaga ang aking financial foundation, matanda na ako, hindi ko na kailangan maghanap pa ng trabaho. Kasi kahit wala nang supply si Kuya na allowance binibigay sa amin, kaya nang i-sustain. Bakit? Napaghandas maaga. No? Kaya sa pangangailangan namin na food, shelter, clothing, education, at naging pula po yung health na yan, kasi may healthcare na ako at saka life insurance. Na just in case man, at least may maiiwan sa pamilya. And then, of course, na-eliminate ko na yung utang. Ngayon, one day, nagkasakit ngayon si Papa. Nagkasakit ako ngayon. Kaya ako nasabi na mabait itong asawa ni Kuya kasi one day na nagkasakit ako, na hospital ako, dumating ngayon si Kuya galing sa trabaho. Ngayon, sinabi niya kagad, Pa, nasa hospital daw si Papa mo. Tara, punta tayo dun. Mamaya, pag namatay yun, wala kang mamanahin, mapupunta lahat kay Bunso. O di ba ang bait niya, inakay niya yung anak ko para dumalaw sa akin. So, yun po yung pinagkaiba. Kung pinaghandaan mo na yung financial foundation mo, mawalan man ng supply galing kay Kuya, at least no, may passive income ka na nagtatrabaho na yung pera para sa iyo. No? May isang scenario pa. Pasensya po sa mga kababayan nating OFW dito. Sino po ba yung OFW na mga kwan dito na babae, no? Na guest natin ngayon, malamang si Ma'am Jocelyn. Pero let's say lang, no, Ma'am. Marami kasi tayong mga kababayan na OFW dito na nakalimutan na po mag-asawa. No?
kasi nakapokus na po sa pagtulong sa kapatid, sa magulang, at saka kung sino yung mga kamag-anak na nanghihingi, pinagbibigyan. Kasi yun yung kultura nating mga Pilipino, no? Na hindi tayo tumatanggi kung mayroon. Which is good kasi nakakatulong tayo. Pero ang hindi niya napaghandaan ay yung sarili niya. Dumating ngayon sa punto na matanda na siya. Ngayon, umuwi. May pera siyang dala pero hindi nakakalakihan. Eh, biglang nagkasakit. Nung 60 years old na siya, no? In the grace of God, umabot siya ng 60 at naramdaman niya na lahat ng sakit, no? Kasi ganyan naman talaga tayo, no? For now, hindi natin nararamdaman yung mga sakit-sakit na yan. Kasi moving yung katawan natin, eh. Gumagalaw, nagtatrabaho. Pero pagka nagkakaedad na tayo na nagpahinga na, yun na, naglalabasa na. Ngayon, humingi siya doon ng tulong, no? Sa mga taong tinulungan niya. Wala ngayon maibigay. Kasi may mga responsibilidad na rin, no? Kaya ang mangyayari, sa sobrang sama ng loob, biglang umiyak, kumagulgol, nanumbat na, no? Sana wag naman natin gawin yon. At saka malamang, hindi yon dito, sa ibang seminar yon, sa mga hindi nag-i-educate sa mga guest nila, no? Kaya ang mangyayari, sisigaw, mga walang iyak, dati nang nasa abroad ako, hingi kayo ng hingi ng tulong sa akin. Mga walang utang na labas, walang utang na loob. Ganun na yung sasabihin, mag-i-hysterical na. So sana, dito wala po yan dito kasi na-educate na tayo, no? Kaya ang kung ako naman, yung pagsasabihan nun, alam na alam ko yung isasagot nun. Sasabihin ko lang yung tita, tindray ko lang naman manghingi sa'yo eh. Nagbigay ka, kasalanan ko ba yun? No? So, kung bakit ko nasabi to, kasi po, yung kapatid ko, she is the victim of Gulf War, no? Nung 90s. And I am a spender of her money. Pero hindi siya nanumbat sa akin. Nagka-depression lang siya. Kasi tinago niya lang lahat siguro sa sobrang sama ng loob niya. Dahil pinokus niya yung sarili niya sa akin, sa tulong sa mga parents namin, sa kapatid ko na isa, kaya nangyari wala rin siyang pera. Dahil ang gusto niya noon, tapusin mo yung pag-aaral mo. So kasi gusto niya magkaroon ng ihinyero sa loob ng bahay. And ang nangyari po is, unfortunately, pinakuha niya ako sa kursong Bachelor of Science in Marine Engineering. And ang nangyari po is, bangka po yung nasakyan ko, hindi po barko. So isa pa yun siguro sa nagpa-down sa kanya, pero hindi siya nag-complain sa akin. But in God's grace again, hindi naman siya nawalan, no? Natulungan ko pa rin naman siya. So yun po, no? Dapat maisip po natin yan, no? Sa kaya dito po sa IMG, itinuturo po sa atin, no? Na-discover po ba ni Albert Einstein yung rule of 72, power of compounding interest, no? Kaya kung may pera po kayo, dito po malalaman nyo kay IMG kung saan nyo dapat i-invest. Nang sa ganun po ay kumita. So, dividing the number 72 by the interest rate of your savings and investment will give the estimated number of years it will take for your money to double, no? So let's say, isa akong may 100,000 ako, no? I-deposit ko sa bangko. Ang bigay ng bangko sa akin is 1% annual. So kung i-divide natin yung 72 divided by 1 is equals to 72. So meaning 72 years bago mag-double yung pera ko. So kung 45 na ako ngayon, di 117. Iwan ko lang kung buhay pa po ako noon, no? So we have three scenarios dito sa formula na of rule of 72. So ang gagawin ko po ditong example is si Sir Edgar, no? And Ma'am Jocelyn, ang babae po, no? So for sure. And si Mickey, no? So si Sir Edgar, may 100,000 siya, no? Ngayon, gusto niya na mag-invest. Nakakita siya ngayon ng isang investment company na 4% per annum ang binibigay, no? Ngayon, kung i-divide natin yung rule of 72 divided by 4, ibig sabihin 18 years equals 18 years bago mag-double yung pera ni Sir Edgar, no? Let's say ang edad ngayon ni Sir Edgar is 29 years old, may 100,000 siya. So pagdating pa niya ng 47, saka pa lang magdo-double yung pera niya. And at the age of 65 magiging 400. Which is good kasi tumutubo. But the
problem is 18 years. Maghihintay muna siya ng 18 years bago mag-double yung pera niya. Then, si Ma'am Jocelyn naman, no, may ganun din. At same age, may 100,000 din siya. No? Ngayon, naghanap din siya ng isang investment company. At nakita niya ngayon, 8% naman ang binibigay ng investing company na yon per annum. Kaya, kung i-divide natin sa 72, 72 divided by 8 equals 9. So meaning, every 9 years, magdo-double yung pera ni Ma'am Jocelyn. So at the age of 29, naglagak siya ng 100,000. At the age of 38, naging 200,000. Pag edad niya ng 47, naging 400. Pagdating niya ng 56, naging 800,000. And at the age of 65, nagkaroon siya ng 1.6 million pesos si Soses, no? So, million na. Ngayon, si Mickey naman, no? At same age of 29, may 100,000 din siya. Ngayon, naghanap din siya ng isang investment company at nakita niya is 12% per annum. So kung i-divide po natin yung 72 divided by 12 is equals to 6. No? So meaning every 6 years ang pera ni Mickey is nagdo-double, no? So pag edad niya ng 35, naging 200,000 agad. Pag edad niya ng 41, naging 400,000, pag edad ng 47, naging 800,000, pag edad ng 53, naging 1.6, pag edad ng 59, naging 3.2. At pagdating ng 65, no, naging 6.4 million pesos, no? So yan ba ay maghihirap pa ba si Mickey sa ganung sitwasyon kasi na-invest natin niya yung pera sa maayos na paraan. So yun po ang ginagawa ni IMG, no? Tumutulong po na ma-educate ang bawat pamilyang Pilipino or every Pilipino, no? So do you know about savings and investment? Do you know how mutual fund works? Do you realize that the interest in savings account is currently too low to offset inflation and taxes that are most likely losing money every day? Do you know people will face the problem of living a long life without adequate income? So ito po, alam po ba natin to na kung may pera tayo sa bangko na 100,000, no? At kung ang binibigay niya lang is 1%, magkano lang po yun sa isang taon? Di ba napakababa lang po ng pura ng ano to? Ng interest na babawasan pa yung ng tax doon. No? So hindi siya talaga practical na mag-invest tayo sa bangko, which is hindi ko naman po sinasabi na masama mag-invest sa bangko. Mayroon po tayong pera diyan sa bangko na pang emergency po is ma-withdraw natin para sa pangangailangan natin. Kaya po ang sinasabi ko po kanina ng mga biggest company, no, nung ini-introduce ko pa lang si IMG, ito po 'yun. No? Meralco, PLDT, Ayala Land, Pure Gold, Shell, Jollibee, SM and San Miguel Beer. So there are two types kung paano tayo makapagbili ng shares sa mga company na to, no? Stock trading as indirect, mutual funds indirect. So pagka stock trading, ikaw po mismo yun. Ikaw po mismo yung driver ng pera mo para maghanap o kaya bumili ng mga shares sa mga malalaking company na to. So kung hindi po tayo expert dyan, kung wala tayong experience pagdating sa mga ganito, dito na po tayo sa mutual funds, indirect na po, no? So si mutual funds na po yung bibili ng shares para sa atin, no? Maghihintay na lang po tayo. At ito po yung mga mutual funds company partners na nakipag-partners kay IMG, yung Rampberg Financials, FAMI, Atram, Felequity, Sun Life, Pelam Asset Management, and of course, yung pinaka-idol ko na mutual fund, si Soldibo. Kasi once po na nagpa-member kayo kay IMG, doon po sa membership nyo na binayad, may automatic po, may 1,000 na po kayo na investment kay Soldibo Fund. Okay po? Do you know about long-term care? Lifetime
income option of a long-term care can provide you with income as long as you live. Long-term care to provide you with healthcare when you retire or when you stop working. How comfortable is your healthcare situation after age 60? Depends on the decision you make today. No? Do you expect the government or children to take care of you if you live too long? So yun po yung mga tanong, no? Dito po sa how comfortable is your healthcare situation after age 60, no? Kadalasan po sa atin ng mga Pilipino, no? Isa na ako doon. Usually nung mga previous years ganyan yung mindset ko. Every time po na masasahod ako, lalabas po ako na ako. Ang iniisip ko kagad, bibili ako ng isang bagay na pangregalo ko sa sarili ko, no? Or kaya kakain ako para mabigyan ko ng satisfaction, no? Hindi pa ako na-satisfied sa luto ko, talagang kakain pa ako sa labas kasi gusto kong ma-satisfied yung sarili ko dahil yung mindset ko is nagtatrabaho ako, no? Kaya kailangan i-satisfied ko yung sarili ko. Pero ngayon, no? Na nandito na ako, na-educate ako. Ang the best pala na regalo sa sarili ko is ito yun, no? Life insurance. Kasi kung mapapansin niyo dito sa screen, there are two types of clouds. Ang isa nakasulat is what if I die too soon, no? Paano kung mamatay ako ng maaga? Or what if I live too long? Paano kung tumanda ako ng 100 years, no? So dito may mga ulan, no? Kung makikita niyo may mga drops, no? There are two types of rain din. Either disaster or normal rain lang na mababasa yung kalsa, yung lupa, madidiligan yung mga pananim. So what if I die too soon? Ito po, may pulang umbrella na sasagot, no? Mayroong mga insurance na may life insurance na sasagot sa isang breadwinner. Then what if I live too long, no? Dito naman sa kabila, mayroon namang long-term healthcare at saka investment si breadwinner, no? Pero dito po kay Kaiser, all in one na po siya, no? Mayroon na po siyang life insurance, may investment na rin siya, then may healthcare na rin po. So Kaiser 3-in-1 savings program. So ito po 'yon, no? Yung pinaka para sa akin na pinaka the best na irigalo sa sarili, no? Kasi hindi lang siya, hindi ka lang bubusugin, no? Kundi magiging secure pa talaga ang sarili pagdating ng araw, no? So dito po sa standard plan na sample is K100 plan. K100,000 plan. Installment amount, 58,821 annual po. Then may contract price po siya na 411,750. So kung hindi naman po kayang bayaran ang annual na ito na 58, may ibang option pa po. May semi-annual, may quarterly and monthly, no? During the accumulation period, first year to seventh year. No? Ito po yung habang during payment pa to, ha. From first year to 7 years. Ito na po yung makuha nyo, yung mga benefits na makiklaim ng isang plan holder. May annual physical examination, dental benefits, member choice of room and board, worth 1,000 per day, annual benefits, no? Hindi ko na po i-specified lahat kasi may sarili pong webinar para dito. So kung gusto nyo po na lubos maintindihan ang Kaiser na ito, just ask yung person na nag-invite po sa inyo, no? So dito may waiver and installment due to death po siya, no? Let's say ang isang plan holder kumuha after 2 years, nabisita na po siya ni San Pedro, no? So mawi-waive po 'yon ang installment ni plan holder. Hintayin na lang po ni beneficiary na umabot ng 20 years para mag-mature yung plan niya, then makiklaim na po ni beneficiary yung amount kung magkano po yung nakuha ni plan holder. Then pagka ang isang plan holder po ay na disable po, na declare ng doktor na permanent disable, mawi-waive din po ang installment ni plan holder, no? Just wait din po ng 20 years para ma-claim po yung kuha na yan, yung amount kung magkano man po. Accidental death and dismemberment until the 28th year. So yun po ang
mga benefits na makukuha kay Kaiser. And during the extended period from 8 year to 20 year, ito na naman po yung mga benefits na makukuha ni plan holder. 10% annual health benefits, outpatient benefit, inpatient benefit, maternity benefit, pre-existing or dreaded illness are covered. So kung lumala po yung sakit ni plan holder, no, covered po yon. Then additional health benefit, long-term care, and long-term care bonus. So all in all, sa ating sample na 100,000 plan is makaka-claim po ang isang plan holder o ang beneficiary ng 1,166,169 pesos po. So the era of informed consumers, from do-it-yourself home improvement to self-booking travel, shopping on eBay and on Amazon, and being a member of Costco and our membership, more people are learning how to get better deals and save more money and on products and services. So si IMG po, ganun din. IMG is a new concept in the financial industry that assists people who wants to help themselves in building their financial foundations. Thousands and thousands of people from all walks of lives across the globe have benefited the international marketing group platform. So kagaya din po ng mga AB, kung ng SM, di ba? Pagka SM, may mga card din po, no? So dito sa kay IMG, ganun din po, may makakapag-transact din po kayo online. So ito po yung mga top IMG membership na sinabi doon kanina, no? Sa key talking points natin. So once na naging member po kayo ni IMG, ito po yung mga benefits natin, no? Number one, the secret to saving and building your future. Number two is free ebook, financial workbook. Number three, 4, 5, 6, 7. So mayroon po tayong free financial workshop na ang magtuturo po dito is yung mga big boss po ng company na ito. Kaya matututo po talaga tayo how to manage our financial, no? Then number eight, free financial checkup. So si IMG po, hindi lang yung kalusugan natin ang chine-check, no? Nagkakandak din po ng mga seminars ng about free financial checkup, no? Inaalam din po ni IMG kung gaano na ba kalalim yung bulsa mo. Kung nasa sobrang lalim na ba o katamtaman lang, no? Then number 9, AFP, Associate Financial Planner. So kung gusto nyo po mag-avail ng maging AFP, no? May mga exclusive discount po yan para sa mga membership, ang mga member po ng IMG. Then automatic din po sa Manila Bankers, once na naging member tayo ni IMG, may life insurance din po tayo sa Manila Bankers, no? May categorize po yan, depende po sa position sa IMG. Then Fidelity Life, worth 50,000, number 11 na benefits, no? Mag-a-add lang po tayo ng 500, then lifetime na po yan. So if just in case na si breadwinner na member ni IMG is nabisita ni San Pedro, no, may pambili na po ng box. Then IMG Vision Care, no, free IMG and Kaiser frames, dalawa po yan ang free, no. Punta lang po sa accredited na eye clinic ni IMG at makiklaim na po natin yung 2 frames lens na lang po ang babayaran natin. Free unlimited consultation for members. So, napakalaking po, no? Dito lang, no? Dito lang sa free unlimited consultation na yun kay Kaiser. Napakalaking tulong na po to ni IMG sa atin, no? Sa buhay natin. Then number 14, discounted medical services for members and their immediate families. So let's say Kaiser, nag-own po tayo ng Kaiser, then may mga nagkasakit po sa immediate family natin, magkakaroon din po ng discount yan, no? And of course, the Soldibo. So once na naging member po kayo ni Soldibo, is may 1,000 kwan po kayo investment kaagad kay Soldibo under po ng Rampber Financial, no? Then number 16 is healthcare product and services. Sa Kaiser po, nag-o-offer po ng long-term care, senior care, and short-term care. So just inquire lang po, if just in case na, pag nag-member na po kayo ni
Kaiser. Ah, nag-una po kayo kay Kaiser. So, number 17, life insurance exclusive to IMG member. Most 18, IRA and Everest. Number 22, save money on your non-life insurances. So, dito po, makaka-discount din po ang isang IMG member dito pag gusto po na ipa-insured yung sasakyan o kaya pag nag-travel po, fire insurance sa bahay natin, personal accident, bond, and marine cargo. Number 23, may discount din po as being IMG member pagka kukuha po kayo ng pundo sa SDMC, SMDC, Ayala Land, and DMCI. So, Heaven of Infinity, mayroon din pong special discount sa Memorial Lux. Kung gusto nyo pong magkaroon ng Memorial Lux, no? Preparation and interment packages. No? May discount din po yan. And discount on special courses, 25, 26, 27, and 28. 29, Everest Memorial Services. No? So kung ano man ang mangyari sa kay IMG member, no? Ipapakita lang po yung ID. No? May libre na pong BMW na service. APS Max, no? Asset Preservation Services. Protect your asset by creating your own corporation through IMG at the member's exclusive price. So may kwan din po dito, may discount din pagka IMG member po. Number 31, sa mga member po natin or sa mga guest natin na magti-take action na po, no? At na gusto niyo po bumili ng brand new na sasakyan. Once po na naging IMG member na po kayo, malaki po ang discount na makukuha nyo once na bumili kayo ng sasakyan. Number 32, be in the financial industry. Number 33, travel in the world. Then number 4, ito po yung mga pabuya ni IMG sa mga member na nagiging successful, no? Number 34. Number 35, once po, no, na naging MD kayo, SMD and executive, mayroon na po kayong free HMO coverage, no? So, number 35 po 'yan. Number 36, powerful members portal. So, once po na naging member tayo, since na online po, wala po na nandito po tayo sa abroad, no? Example. So, may sarili po tayong portal na mabubuksan po natin kung paano po kung ano na po yung status kagaya ng mga na-invest natin. And of course, sa mga ibang benefits pa, mababasa po natin lahat yan doon. No? Number 37, dominate tools. Number 38, newsletters and emails. So makakatanggap po kayo kung ano po yung mga latest na nangyayari, current events ng IMG. Makakareceive po kayo ng emails. No? New Rakas. So kung tayo po ay naging member na ni IMG at nagkaroon po tayo ng extra income, no, kay IMG, dito po hinuhulog ni IMG sa New Rakas. So yun po ang number 39. Ito po lang yung benefits ng mga local code, no? Kumbaga Philippine code lang. Pero pagka ang isang IMG member ay international po ang kinuha, kagaya po natin ng mga OFW, may additional pa po. No? Number 40, exclusive money platform. Number 41, exclusive events. No? Number 42, exclusive runs and contest. And number 43, 44, 45, 46, 47, and 48. From Manila Bankers po, worldwide protection. No? So kung si IMG member na international code is accidental death, mayroon po siyang benefits na 500,000. Burial benefits, 100,000. Accidental and medical reimbursement benefits, 100,000. Act of terrorism, 600,000. Unprovoked murder and assault, 600,000. And sa number 48 po, is ito po yun. No? Makikita nyo po to pagka naging IMG member kayo, makikita nyo yan sa portal nyo. And we have IMG online portal account. So yun nga po, no? Doon natin makikita lahat. Maa-access natin pati yung mga financial workbook na kung saan po ay mag-guide sa atin how to build our financial foundation. Then of course, we have
IMG official channel, no? May YouTube po tayo. So punta po kayo doon sa YouTube channel, i-type niyo lang po yung International Marketing Official Channel sa YouTube. Mapapanood niyo po doon yung mga turning points ng mga taong naging successful, no? Na ang mga taong natulungan ni IMG. So ito po sila, no? Ito po sila ang mga naging successful na tao sa kay IMG, no? Kasi ang campaign po ni IMG is magkaroon po ng financial education, no? Sabi nga dito, is financial education isn't an option, it's a necessity. So ito po yung mission ni IMG na magkaroon na ma-educate po yung 30 million families by the year 2030, no? So ngayon, dahil nag-attend na kayo sa webinar na ito, isa na po kayo sa mga na-educate ni IMG. Start making a change for your future. Be an IMG member today. Ask the person who invited you in this financial class webinar for the question and answer. So huwag po kayo umalis kaagad after ng slide na ito kasi may mga question and answer po tayo na doon po sasagutin, no? Yung mga gusto nyong katanungan para malinawan po kayo. Then ito po yung accredited banks, no? Once na naging magpapa-member na po kayo kay IMG, ito po ang mga bangko na pwede nyong ihulog yung payment nyo. Then mayroon din po sa Palawan Express. So I'll give you 5 seconds to take a screenshot, no? 5, 4, 3, 2, 1, and 0. So sabi nga po ni, share ko lang po yung sinabi ni Sir Bill Gates, no? Kilala naman po natin kung gaano kabilyonaryo si Sir Bill Gates. No? If you are born poor, it is not your mistake. But if you die, it is poor, it is your mistake. So pag pinanganak po tayo, totoo nga naman, hindi naman natin pwedeng pumili tayo ng pamilya, di ba? So kung pinanganak tayo na mahirap, not our mistake, but it's our responsibility to work hard, to pursue and plan, no? Plan kung ano ang magiging future natin para pagka nawala man tayo is may maiiwan tayo sa ating mga pamilya nang sa ganun po ay hindi rin po nila ma-experience yung hirap na nadanas po natin. So tapos na po ang ating slide. So ask us today. We'd love to hear from you, no? So kung may mga gusto po kayong itanong, pwede nyo po akong kontakin sa aking email, benjamintiaga2019@gmail.com. And my Facebook name is Benjamin Tiaga. Mobile number sa Saudi po yan. So kung nandito po kayo sa Saudi, pwede po. Pero the best talaga na makakasagot po sa inyong mga katanungan immediately is yung mga taong nag-sponsor po sa inyo. Nag-invite po sa inyo dito sa event na to. So tapos na po ang aking slides. So thank you so much po. Thank you so much at kayo po ay nakadalo sa free seminar na ito. And see you in our next financial classes. To God be all the glory. Back to you, host. All right. Thank you so much, Sir Benj, for the informative presentation tonight. Na very clear po talaga. At marami po kami natutunan sa gabing ito. So before we proceed to question and answer portion, tatawagin ko lang po ang ating mag-share for tonight. None other than Ma'am Associate Rachel. Are you there po? Can you share po? Ano po yung saang location ninyo and the biggest why? And why you join here in IMG po? Ma'am Rachel, go ahead po. Okay, guys. Good evening po sa lahat. Sorry, kakababa ko lang. Okay. Pwede po mag-open cam lang muna. Open mo, ma'am, para makita po namin kayo. At saka ng ating mga guests po. Teka lang. Kunan ko muna sa likod. Baka may... Good evening po sa lahat. Thank you po sa speaker na si Sir Benjamin at kinam na si na co-host. Magandang gabi po. Ako po pala si Rachel, dito po ako ngayon sa Kuwait. Kasaklulukuyang nagtatrabaho.
Actually, hindi ko talaga nabutan yung tawag. Pero sige na. I joined IMG dahil sa tito ko. Dinala niya ako dito at laking pasalamat ko naman at tawag doon. At laking pasalamat ko at parang dinala niya ako dito sa IMG na maliwanagan naman po yung pag-iisip about financial problem kumbaga. Kasi kahit ilang taon na ako nagtatrabaho dito sa Kuwait, wala naman talaga akong ipon. Malaking tulong po sa akin kung bakit ako nandito ngayon sa IMG. Hindi madali sa umpisa, pero alam ko lalaban kumbaga. Tsaka biggest why ko bakit ako nandito, kasi gusto ko na makasama yung anak ko na matagal ko na hindi nakasama dahil kakatrabaho sa malayo. Naging binata na po, hindi ko nakasama. Gusto ko talaga by next year sa in God's will, makakasama ko na siya. Para po sa akin kasi ilang beses na ako nag-try na ganito, yung online. Para ngayon lang ako naka-realize na mas may makabuluhan po pala yung buhay mo pag mas may makabuluhan pala yung mga pangarap mo sa buhay pag mayroon talagang training na tinatawag sa buhay, hindi basta na lang tatalon ka na lang sa isang bagay na hindi mo alam, kasi mahirap naman talaga mahirap naman talagang pumasok sa isang bagay na hindi mo naman alam kung saan ka mag-uumpisa. At laking pasalamat ko po na nandito ako sa IMG at least para na-encourage ako sa mga pangarap ko. Tsaka parang takot naman talaga ako mag-join na ulit sa mga ganito, pero sabi nila kung anong kinakatakutan mo, yun ang mag-aangat sa'yo. Yun na lang palagi kong iniisip. Tsaka tuturuan naman talaga ng tama kung gusto mong matuto. At ilagay mo talaga sa isip at sa puso mo kung gusto mo talaga yung isang bagay na kung gusto mo talaga yung isang bagay na matutunan. Tsaka nakabanak. Tsaka yan lang po muna. Thank you po. Magandang gabi po sa lahat. Alright, thank you so much, Ma'am Rachel. And now we'll proceed na po sa ating pag-shoutout sa ating mga members po. Kindly shoutout na po kung sino po yung ating mga guests. Unahin ko na po muna kayo. I would like to thank for my guest, Sir Mikey. Thank you for attending for the second time around. And also to Ma'am Lynn. Maraming salamat, Ma'am, sa pag-attend for this webinar. And I hope marami po tayong natutunan, more learnings for tonight. And go ahead po, sino po yung mag-shoutout again? Thank you!